Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka nakakatuwang part po ng pagkukwentuhan po natin. Gaya nga po ng mga pinapaliwanag ko at matalas kong sinasabi, kahit nagbibigay po tayo ng throwback video, talagang napakaganda naman po. At dito niyo po malalaman na totoo po ang sinasabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Real talk to, mga kaaltab. Itong mga video na to, sa YouTube nyo lang to mapapanood. Alam nyo naman po na, kumbaga, karamihan sa mga throwback video, sa YouTube talaga makikita. Po ba? Kaya nga po, mas masarap balik-balikan sa YouTube yung mga video po na mga kaganapan kina Mengay at kay Alden Richard. Taliwas po sa mga sinasabi at pahayag po nila. Ako, kampante ako, mga kaaldab, ah, sa mga lagi kong ina-update na sina Alden at main pa rin po hanggang sa huli. Kahit po may mga nakikita kayong hindi maganda, hindi kaaya-aya, normal lang po yan. Dito sa video na to, pinapakita ko po sa inyo na ganito po ka-sensitive si Alden Richards. Hindi po ba? Taliwas po sa mga sinasabing okay na kay Alden yung mga normal na mga suot. Hindi po. Dito, kita nyo po ba, nakababa lang po ng konti ang balikat ni Main Polkerson. Agad-agad pinaangat na ni Alden. Hindi po ba? Yung brand lang po yung makita sa kanya. Ano pa yon, di po ba? At yung ubod ng sexy na kasuotan sa palagay nyo po. Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Kasi sinasabi nga po ng iba na kumbaga may mga bagay-bagay na ganon, may mga bagay-bagay na ganito. Di po ba? Nire-remind ko lang po. O kumbaga sinasabi ko lang po ito para lang po klaro. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Kasi ako hindi naman po ako namimilit eh. Kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung trending, yun lang naman po yung iahatid natin. Yun lang naman po yung lagi kong sinasabi at lagi kong pinapaliwanag. Sa ngayon, masaya po ako sa mga napapanood natin, sa mga nababalita po natin, at sa mga nakikita po natin. Taliwas po sa mga kwento at mga sinasabi po ng ilan. Bagamat maraming mga senaryo na lumalabas, maraming mga komento na kumbaga haka-haka na uy, mas ganito, mas ganyan. Normal lang kasi may pelikula nga po eh. Di po ba? May pelikula po si Katrina at si Alden. Normal lang na makita nyo na may mga baganong bagay. Pero kung titignan nyo naman po at susuriin yung mga ina-update po natin base sa mga nakakalat nating informasyon, para lang po talaga sa promo. Di po ba? Promotion lang po yung mga napapanood ninyo, nakinig moments. Once na matapos po yan, di po ba? Wala na. Wala naman po pinagkaiba si Alden sa mga nauna niyang mga kasama sa o nakatrabaho. Ganun din naman po siya kaalaga. Ganun din naman po yung pinapakita niya kay Julia Montes, kay Sharon Tuneta, kay Sanya Lopez, yung mga nakakatrabaho niya, Barbie Fortesa. Hindi po ba? Kaya lang, siyempre, binibigyan na po nila ng meaning. Binibigyan na po nila ng kahulugan. Lahat-lahat ng mga ginagawa nila Catherine at ni Alden Richards. Parang nga daw po sa mga fans, parang nga po daw makumbinse, di po ba, na matuwa yung mga nanonood, nakikinig, di po ba. Tapos sasabayan pa ng mga fans ng Kat din na kung ano-ano po yung sasabihin na ganito, kung ano-ano po yung sasabihin na ganon. Di po ba, normal lang yun. Sabi ko nga po sa inyo, sa channel ni Mr. Destiny, mas marami pa po kayong malalaman. Mas marami po kayong makikita at mapapanood.
bagamat marami mga issue na lumalabas, marami mga issue na kumbaga mapapaisip ka lang kung ano na nga po ba yung latest, kung ano na nga po ba yung trendy, kung ano na nga po ba yung mga kaganapan. Di po ba taliwas po sa mga sasabihin at pahayag po nila? Kaya huwag po kayong padadala. Huwag po kayong magpapa-apekto na kumbaga nalalapit na yung pelikula. Habang lumalapit yung pelikula, kailangan nila mas magpakinig. Kailangan nilang kumbaga iparamdam na angat sila. Kailangan nilang iparamdam na masaya sila sa isa't isa. Hindi po ba? Eh, kung titignan mo naman po, doon pa lang po ay Boy Abunda magkakaalaman na may mga killing factor, na may mga idea na sila na makukuha kung ang mga tanong ay talagang kikiligin. Eh si Dominic Roque lagi ang kasama ni Catherine eh. Di po ba? May mga post, may mga video pa nga po tayo nakukuha. Pero nagiging bitter lang po ako pag sinasabi ko yun. Nagiging bitter lang po ako kapag yun po yung pinapakita ko. Dahil hindi nga po nila gusto. Mas maganda nga po raw na manahimik na lang daw po yung Aldab. Mas maganda po daw na huwag na raw po natin pansinin yung mga pinopost nila. Wala namang pong problema, pero bakit pag kami nagpo-post, nagre-react sila? Pag kami nagbibigay ng mga update kina Alden Richards at kay Mayn Mendoza, inis sila. Di po ba, gaya nga po ngayon? Oh, maraming mga bagay-bagay na hindi nyo po alam kung kailan po yung ginawa. Hindi nyo alam kung kailan nga po naglalabasan yung mga bagay-bagay na, di po ba? At bakit hindi po ma-interview ni Ogie Diaz si Catherine Bernardo para tanungin ng personal? Hindi yung reliable source niya lang po ang nagkukwento. O ba, gaya na yung sinabi natin, buti pa si Boy Abunda na taga GMA Kapuso e na-interview si Catherine, samantalang sa kabila naman ABS-CBN si Ogie, pero hindi niya magawang ma-interview si Catherine Bernardo. Kung pa lang may mali na, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, natisa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.